Hi guys, I'm Lizelle and welcome back to my channel. So for today's video, sasagutin ko lahat ng mga katanungan ninyo sa comment section. Sasagutin ko lahat yung sa day about DFA, postal ID, yung mga ibang comment hindi ko na siya kayang iano lahat babasahin. So yung comment from September to October lang yung sasagutin ko. So guys, disclaimer muna tayo. Lahat ng sasabihin ko, lahat ng sasagutin ko sa comment na ito is based lang sa experience ko. Kung hindi ko alam, hindi ko na siya sasagutin kasi ayoko naman na may mag-comment na naman na bida-bida na alam mo yon, yung parang alam niya na lahat. So yung sasabihin ko at isasagot ko sa mga tanong ninyo is based lang din sa experience ko about DFA, about postal. Kasi more on dun lang din naman yung mga tanong ninyo about more on DFA siya, pero may iba din, parang isa lang ata na parang sa postal. So, lahat ng sasabihin ko, lahat ng i-share ko sa inyo is based lang din sa experience ko. So, if you're interested, so please keep on watching. So, yung first na comment na babasahin ko, so nanghiram pa talaga ako ng phone sa sister ko kasi nga wala akong extra phone. So, in-off ko muna yung ano ko. Pasensya na dun sa tumutunog sa parang nagbabrybrate yung phone ko kasi yung internet ko is tumutunog siya. So, mula kay Richard, anong tinatanong sa'yo or ano yung mga possible question kung postal ID and NBI lang ang dala mo? Usually, wala naman talaga silang question about it. Kasi, yung ibang DFA, tinatanggap nila is ano lang, NBI, certificate, voter certificate. Pero ngayon, mas madami nang nakakakuha ng DFA. Kahit postal ID and NBI, parang police clearance pwede na. Pero kung sa DFA na pinuntahan mo is pwede sa kanila yung NBI clearance, postal ID, partner ng, ang postal ID partner ng NBI, usually wala naman silang tinatanong as long as tama lahat ng mga requirements na dala mo. So, wala silang tinatanong guys kung tama yung requirements o tama yung mga ID yung tinatanong nila. Kasi kung hindi, bibigyan ka nila ng maliit na papel, tapos lalagyan nila ng mark yan na yun yung IDs na kailangan nila or yun yung mga i-comply ninyo. So, bibigyan kayo ng 1 month pag hindi nyo na-comply yung mga requirements within 1 month. So, yung appointment fee na binayad nyo is mabaliwala na yun. So, kung kukuha ka ng passport again, so magbabayad ka ng another hindi ko alam kung magkano na ang passport ngayon. So, magbabayad kayo ulit. So, kailangan yung i-comply lahat ng requirements. Pero kung yung DFA is allow sila dun sa requirements na dinala mo, so, wala namang tanong. Wala na. As in, wala. So, move on tayo sa second comment mula kay Poppy A. Ang ano naman ang name niya. Mula kay Poppy A. Ma'am, pwede po ba na voter certificate base a marriage contract at TIN ID lang po ang meron ako, tsaka company ID ko meron din po ako from form 137 po. Masagot niya, salamat. So yung tanong niya, pwede ba yung dala niya requirements? Siguro kung single ka pa at tsaka mag-change ka lang ng passport mo, or I mean married ka na and then kukuha ka ng passport, syempre magdala ka talaga ng marriage certificate kasi yun yung kailangan nila. Pero about sa ID, ang 10 ID is hindi po siya pwede sa passport. So if you have a voter certificate and NBI clearance, kahit yun lang ang dalhin mo is okay na, at marriage certificate. Kasi yung 137 hindi ko din alam kung tinatanggap yun, basta ang alam ko ang 10 ID is hindi pwede. So, kung first time mong kumuha ng passport, so you should bring your birth certificate, marriage certificate, and valid ID kahit ano na lang, kahit NBI clearance and voter certification. Kung wala ka naman noon, postal ID and police clearance, pwedeng-pwede na yon. So, mula naman kay DC/R. Ang tanong niya is, pwede po ba kaya PSA, Postal ID, Voter Certificate, tsaka National Police Clearance? Thank you po. So, mula kay DCR, kahit ano,
kasi may madami akong nababasa, may nagtanong din na, may nag-share din sa akin one of the viewers, vlogger din siya. Sabi niya, yung police clearance at postal ID is pwede na sa DFA. So kahit wala na yung ibang requirements, as long as may postal ID and police clearance ka, pwede na yun. Yun yung sabi nila. Hindi ako 100% sure kung pwede yun. Kasi yun din yung shinare lang din sa akin. May nag-share sa akin at madami din. Tingnan mo dito sa comment section about DFA. Makikita mo na madami nagko-comment dyan na nakakuha sila ng DFA using postal ID and postal ID and police clearance. So, I hope kung kukuha ka, you should try. Pero kung hindi nila tinatanggap, kasi it still depend kung saan kayo na place naka-base. Kasi dito sa place ko, hindi pwede yung police clearance at saka postal ID. But, ang dami nagko-comment from Manila na pwede na daw ang police clearance and postal ID. If, kung hindi man, at least sinubukan mo at bibigyan ka naman nila ng 1 month para makomply lahat ng requirements mo. So, itry mo lang at baka pwede. So, move on tayo sa panglima. Ito kay Bruce. I don't know how to read. Hindi ko alam paano basahin yung name niya. Napaka-complicated. Yung tanong lang naman niya is napakadali. Wait lang, nawala yung comment. Yung tanong niya is super dali lang. So, yung tanong lang niya, door-to-door po ba ang delivery nila? Hindi ko alam kung anong tinatanong niya sa postal ID or sa DFA. Pero kung sabi niya door-to-door, yes, ang DFA door-to-door depende sa depende sa'yo kasi pwede mo siyang i-pick up sa office nila kung saan ka nag-apply at pwede din naman na i-door-to-door nila. Pero syempre, magbabayad ka kasi paglabas mo, mag-fill up ka ng LBC form kung i-door-to-door ninyo. So, mag-fill up ka ng LBC form and then magbabayad kayo ng LBC fee. So, yes, door-to-door kung magbabayad kayo. Pero kung hindi, so, i-pick up nyo na lang sa office. So, move on tayo sa second comment. Second though. Hindi na pala second to. Mula kay Yuki Hera. Ma'am, tanong lang po. Ano po ba kayang pwedeng gawin kapag kulang yung nailagay sa birthplace sa passport? So, hindi ko alam kung ano yung tinatanong niya. Kulang yung birthplace sa passport niya. Lumabas na yung passport niya. Natanggap na ba niya yung passport niya? Or application pa lang? Kasi depende yun. Kung may mali sa place birth mo, sa passport mo, kailangan mong ibalik yung passport mo at ipakorek yun. Pero hindi ko alam kung may bayad siya or may fee siya. Basta kung may mali sa name mo, any, sa passport mo, pag lumabas na siya, kailangan yung pumunta agad dun sa DFA para ma-correct yung passport mo. Pero syempre, kukunin nila ulit yung passport mo and babalikan mo na lang. Kasi ibabalik nila ng Manila yan para ma-correct yung mali sa passport mo. Pero kung hindi pa lang naman lumabas sa application mo pa lang, so pag ano na, pag pumunta ka na dun sa DFA, sabihin mo na lang na mali yung place mo. Kasi titignan naman nila yun sa address ng ID mo at saka dun sa form mo. So, yun. Next comment mula kay Chin. Ma'am, required po ba ang magdala? Itong ano niya, tanong niya pala, hindi to DFA ha, anong passport? Yung tinatanong niya about postal ID. So, ma'am, required po ba magdala ng barangay certificate kapag renewal sa ibang station? Kasi my permanent address is Baguio and currently nasa QC po ako. Yes po, pag nag-apply ka ng postal, kung kasi yung renewal, wala na namang masyadong requirements, ibibigay mo lang yung luma mo na IDs and then ikakopy na lang nila yon. Pero kung nag-change ka na ng address, yes po, kung i-change mo siya. Kasi kahit nasa QC ka at yung ID mo na i-renew is same pa din yun sa address mo na luma, hindi mo na kailangan magdala ng barangay clearance. Pero kung yung address mo, yung permanent address mo from Baguio at i-change mo siya from QC kung saan ka nakatira ngayon, yes, kailangan mo ng barangay clearance. Pero pag same lang dun sa dating address mo, hindi mo na kailangan, wala ka ng requirements dadalhin kasi itatap na lang Manila yung ID mo, mag-fill up ka na lang ng form dun sa postal ID, sa postal
sa post office, I mean, sa post office, mag-fill up ka lang doon kung yung ID mo, same pa din doon sa renewal mo, hindi mo na, wala nang requirements dadalhin. Pero pag, once na iti-change mo yung ID mo ng address sa currently kung saan ka nakatira ngayon, so yes, kailangan mo ng barangay certificates. So last but not the least, mula kay Miss Conde, hi ma'am, ask ko lang po, hindi ba tinatanggap pag may mali sa valid ID kahit one letter lang? Sana po masagot, salamat po, God bless. So, ang tanong ni Miss Conde, kung hindi ba tinatanggap ni DF? Yes, hindi siya tinatanggap, pero pag once na kumuha ka ng join affidavit na mali lang yung ID mo na first, hindi ko alam kung anong letter, kahit isa lang, yes, kailangan mo ng join affidavit and then isasubmit mo yun kasama ng requirements mo at ID mo dun sa DFA and tatanggapin na nila kahit mali yun as long as may join affidavit ka. So, maihahabol ako na comment. Tanong ni Manny Pilangkat, ma'am, paano kung PSA birth certificate at TOR lang? Actually, hindi ko alam kung ano ang TOR. Pero kung yung TOR ba is hindi siya ID or government ID, hindi din siya tinatanggap. So, yung birth certificate mo, partneran mo na lang ng voter certificate and NBI clearance, so pwede na. Or kung wala ka nun, postal ID or police clearance, pwede na. So, thank you. So, dito na yun yung vlog. Thank you for watching and sana nag-enjoy kayo. Please like, please subscribe if you haven't yet. So, see you in my next one. Bye! Be good, everyone. And don't forget to follow my social media. Ilalagay ko sa description box.